All right. Happy Sunday, everyone. Pag-usapan natin. Yung about sa binasa kanina, konting reflection lang yun sa reading. Sige. Reflection. Tapos na yung misa at second coming, ang sinasabi niya lang, second coming and the great tribulation before the second coming. Kasi nga, darating na yung si Kristo. According to the reading, minsan lamang siyang nag-alay. Yung mga saserdote nag-aalay palagi para sa kasalanan, but si Kristo once lang nag-alay at sa kanyang pagbabalik. Siya, pagkatapos niya mag-alay ng buhay, siya ay umalis at lumuklok na. Nung kanyang pagkabuhay na muli, lumuklok na siya sa kanan ng Ama. At babalik siya muli, puno ng kapangyarihan. And iyon, susuguin niya yung mga anghel para matipon yung mga tao. Yan ang sinasabi natin sa second coming. So, we be ready. Maging ready tayo. Hindi daw natin alam. Kahit mga anghel sa langit, hindi alam. Kahit ang anak ng Diyos, ay hindi rin niya alam. So, gaya ng kwento ng magnanakaw, hindi natin alam kung kailan darating ang magnanakaw. So, ganun ang pagdating na muli ng ating Christ the King. So, we'll be celebrating Christ the King on Sunday na pala. Akala ko next Sunday pa. Alright, so laging maging handa. Ang mga senyales daw ay mukhang nararamdaman na natin matagal pa. Matagal na nating nararamdaman, matagal na nating na-observe. Kagaya ng fig tree, kagaya ng puno ng igos, yung mga senyales ng puno ng igos, nagkadahon na. Yun, parang ganun, yung mga senyales din na darating na yung tag-araw. And then sa atin din, yung mga sinyalis na sinabi, pag nakita na natin at naranasan na natin, ibig sabihin parating na siya. So we just be ready. And bibigyan daw ng kaluwalhatian yung mga umakay, magniningning sila sa kaliwanagan. Yan. They will shine like a star in heaven. It's parang ganun. Ijum naman yun. We should take every word, read every word between the lines. Huwag masyadong literal nga pala. I remember, huwag tayong masyadong literal sa lahat ng oras. Minsan, isipin natin na idiom ang sinasabi. So, intindihin, maging malawak ang pangunawa, maging malinaw ang ating paningin, mag-research. Huwag maging biktima ng fake news. Napunta sa fake news. Okay, so be wise. Alagaan natin ang ating katawan at ang ating espiritu. Because our body is the temple of the Holy Spirit, oh, diba? The Spirit is within us. And gaya na sinasabi dati, ang mukha ng Diyos, we are created in God's likeness. So tingnan mo ang sarili mo, tingnan mo ang kapwa mo. Yun ang mukha ng Diyos. So do good, love God, love thy neighbor. Yan, maraming salamat sa panonood. Thank you so much for watching. Diyos mabalos. Kinsamnida. Arigato. Muchas gracias. Don't forget, God loves you and you are God's beautiful creation. Thank you for watching. Love mine. See you soon. Yeah.